So dahil off ako today, so last night, nagbabad ako ng chopping board. Overnight nang lagyan ko ng chlorine. So yung anak ko naman, siya naglinis ng exhaust fan. Yan, super linis yung exhaust fan, oh. Basta pag off ko kinabukasan, gabi pa lang naglinis na ako. Nagtulong-tulungan kami sa anak ko. So, pagka umagahan, so ibalik ko na yung mga na-remove na, ano, no? So, ito na. Linis. Importante kasi sa kusina ko yung komportable ako at saka hindi nag ano, yung hindi ba ako mag pangit yung mood ko basta hindi malinis yung kusina, no? Yan, malinis. Oh. Ito nagbigay sa akin yung ano, yung sigla ko pag nasa bahay, pag off ako, no? Tingin-tingin, kuni-kuni. So, importante kasi yung kusina, no? Banlawan ko na to. Oh, no? Banlawan ko na to para mamayang hapon magluto naman din ako para sa posting ko sa YouTube, no? My channel. So, unang-una, sa sinasabi ko, dapat talaga malinis yung chopping board natin. Okay? This is how I spend my day off, no? Pagising ko pa lang ito. Minsan, malimutan ko na magkape. Simple lang, simple. Mamaya, magluto ako ng napailutuin ko. Grocery siguro pa ako. Ang puti-puti. Maganda kasi tinga at saka ano, masarap. Masarap. Masarap tinga, no? Na wala bang, wala kang makikita na itim-itim. Pumidumidaan sa ano, gamit sa kusina. Kasi ibangan ko eh. After maglinis, watching movies, dyan sa Netflix, yan lang, minsan, parang nasa cinema din ako. Kumakain ng popcorn, bumibili ako ng popcorn eh. Disinfection, no? So, painitin natin para mag-dry siya kaagad. Maganda naman kasi. Yan. Una siya. So, na-dry na yung ano natin, chopping board. So, ito pa na siya yung atong. So, dry na yung chopping board natin. Yun na po yung the way I disinfect my chopping board, no? I-overnight ko siya sa tubig with chlorine. So, kinabukasan, banlawan, and then let it dry, or kung wala kayong dryer, clean dryer, so, pwede nyo ibilad sa labas, saka na gamitin, no? O, ito na din yung lutuin ko mamaya.
liver, pork liver. At saka ito, mamaya tanghali, bulaklak yung bituka ng ano, bituka ng baboy. I-try ko lutuin kasi hindi ako marunong nito. First time ko kasi bumili nito. Sa buong buhay ko, first time ko itong lutuin, no, na sarili ko. Kasi sa Pilipinas, yung mga kapatid kong lalaki ang nagluluto nito. So parang inihilisa nila yung ano. Pero kasi ito boiled kasi at saka malinis na, walang amoy. So pwede ko na sigurong i-fry ko na lang diretso, no. Tingnan ko mamaya. So yun na guys, para sa mga kabataan, no. Sa pagluto, importante yung malinis yung chopping board. No? Yun ang pinaka-importante eh. Kasi yung chopping board, kahit anong hinihiwa mo, karne, gulay, so, dapat once a week ba, or kung may oras ka, kung pwede lang, no? Mag-disinfection tayo sa chopping board natin. So, yun na po, share ko lang. Ito na guys, dry ko. Ay, dako. Yun nga, ayaw ko eh. Ay, nako. Yan nga, lakas tumalsik. Ay, nako. So, takpan natin. Nilagyan ko na siya ng cooking oil. Saka hindi ko pa sa nilagyan ng ahos, no? Yung last ko na i ano yung ahos. Ay, naka. Try ko kung sarap ba. Pag medyo golden brown na siya, saka ko na ilagay yung ahos. Ay, naku. Ito ba yan? Tingnan natin. Naku. Natakot. Yan, medyo golden brown na siya. Ilagay ko na yung ahos. Experiment ko to, no? So, kasi boiled na kasi siya, hindi siya hilaw, so pwedeng hindi masyadong iprito, no? Lagyan natin ng salt and pepper. Mataya. So, mas masarap siguro yung deep fry, no? So, ay! So, lagyan ko siya ng konting, ano, cooking wine. Ano kayo? Para hindi siya oily, no? Tapos konting toyo. Ibang version, no? And then last na yung black pepper ground. Ah. Yan. Hala. Parang masarap tingnan, ah. Yan. Okay, try ko. Anong lasa. So, yan na po yung niluto ko, no. Mag-wait muna ako sa sinaing ko na, ano, sinaing ko na kanin. So, may 12 minutes pa. Saka ko na tikman tong, ano. Hala, excited. Mukhang masarap tingnan. So, while waiting na maluto yung kanin. So,
Oh, timpla muna ako ng kape. Instant. Pag ako lang mag-isa, instant lang ginagamit kong kape. So, ito na. Naluto na yung kanin. Ito po yung almusal and tanghalian ko 4-in-1. Yan. Try natin. Ang saya-saya. Simply to be happy. Thank you.